Well, ladies and gentlemen, my part for this evening, for this day, we would like to further educate you about the importance of R2Me. So sabi mo sa katabi mo, R2Me. Okay. Because this infrastructure is actually designed to help each and every one of us to further expand our business, not only sa offline, but at the same time, online. Because we can never ignore the fact anymore that the online community, with regards to the users, shoppers, customers, yung mga online community of resellers, are actually growing here in the Philippines. Well, not only in the Philippines, but all over the world. And it's a growing trend. Now, if you are in a business, you have to capture this trend. And as what we've always been saying, being an innovative company or innovative company, we have to capture and we have to ride with this trend. Actually, malalaman yan here in the Philippines, just recently, if you are updated with the news regarding the online shoppers, SM or SM Prime Holdings, Shumart, being the largest and the biggest retailer here in the Philippines, nagkaroon sila ng strategic tie-up. Strategic alliance with Lazada. Alam niyo po ba yung Lazada? So the online community of shoppers and users are actually getting bigger than the largest retailer, SM, nakipag-tie up na po ngayon sa Lazada. Lazada being the sixth, pang-anim na website, very popular all over the Philippines, na dati maliit lang siya, but through statistics, data will show you that the community of online shoppers are actually growing. From 2012 to 2015, there is 101% growth in online shoppers. Ano ibig sabihin nito? People nowadays would like to stay home, stay at the comfort of their house or home because they don't want to leave anymore or go to the mall para bumili, ma-traffic. So gusto nila nasa bahay na lang. So most people, because of the power of internet, mobile usage, etc., nasa bahay na lang. So lumalaki yung mga shoppers and users, customers, na nasa bahay na lang. So dati yung SM malaki dahil pinupuntahan siya ng mga tao. Kaya ang laki-laki ng Mega Mall, ang laki nitong Mall of Asia, kasi dinadayo pa siya. Pero dahil na nagiging very highly technological na lahat, traffic pa, na pwede naman magkaroon ng, or pwede ka naman bookshop online, why do you have to leave your house in the first place? So, you know, SM hindi magiging pinakamalaki kung hindi sila advanced thinkers. So they know that the growing community of online shoppers will eventually grow thousandfolds in the next coming years. Nakipag-tie up na kagad sila sa Lazada. In fact, our information is that nagpapagawa na sila ng malaking warehouse somewhere in Bulacan. Now, to some of you, iisipin nyo, how will this affect us? Well, ladies and gentlemen, if you know, you have a very wonderful vision about the future, makikita mo na positive itong nangyayari. Dito ngayon pumapasok yung infrastructure ng AIM Global we call R2Me or Retailing and Recruiting Made Easy. And this is actually the brainchild of no less than our visionary president. Being able to analyze what is happening and the growing trend in the Philippines, kaya natin nilaunch itong online na R2Me technology or system. Unfortunately, kahit gano'ng kaganda itong R2Me, pag hindi mo na maximize, sayang siya. So we'd like to educate you how you can further use the R2Me system or technology in such a way that you will be able to expand your network both offline and online. So kailangan medyo mag-adapt tayo because some people, ang kanilang expertise, for example, me, 21 years ago, when I joined the industry of network marketing, you never hear these things like online community, online shopping, and all.
But with the growing trend right now of online, kailangan medyo makapag-adapt ka sa nangyayaring development. As I always say in my training, pag hindi ka nakasabay sa development ng online, napapagulihan ka na sa development na nangyayari sa buong mundo. Not only in network marketing, but all over the world. Because as I've said, people now are comfortable staying at their house and they can do everything via internet. And so, we would like to capture this opportunity. May opportunity sa online. That's why statistics will show you na parami ng parami ang Facebook users. So, to begin with my slide, first slide, ladies and gentlemen, R2Me is the first of its kind online and offline recruitment and retailing system in the Philippines because we are the first ever company to come up with this infrastructure to help our distributors. Most often than not, most of you are doing online marketing already. Marami sa inyo nag-online na, magaling na kayo sa Facebook, sa pag-re-recruit or pagbebenta online. But ladies and gentlemen, we'd like to support this by coming up with this infrastructure. And we are very proud to tell you that among the industry or among the leaders in the industry, we are the first, AIM Global po, ang kauna-una nagkaroon ng ganitong infrastructure to support our growing online distributors. Why do we have to maximize this, my friends? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit. Now, this is very important because last January 23, during our kickoff training, DocEd already launched the R2Me system, but some of us haven't registered properly to our system. Kasi kailangan ma-activate mo to. It's very important to activate the R2Me system because if not, kahit na kumpleto ka ng armas sa gera pero hindi mo alam gamitin, sayang. And katulad ng lagi namin sinasabi, this system is designed para mag-grow mo lalo yung network mo. So pag hindi mo siya ginamit, sayang po. Ginawa ng company to para sa inyo. So pag-usapan natin, how do you register your R2Me? Next slide, please. Okay, makakapunta ka, pupunta muna kayo sa aimr2me.com and the first thing you will see is the homepage. Create an account, of course. You have to remember this. Only AIM Global registered distributors can register at R2Me. Kasi hihingin dito yung AIM Global user ID ninyo. Are we clear? Ayan, yung details ninyo, makikita lahat dyan from your username, account password, account username, and everything, all the data that you need. Okay, dito sa homepage na to. That's how you register. Next, pati password, confirming password, etc. Now, how to purchase the R2Me activation code? Ladies and gentlemen, there are two ways paano ka makakapag-purchase ng R2Me. Number one, you can purchase sa branches ng AIM Global. Branches lang, hindi kasama ang BCO. Pag nag-purchase ka sa branches, automatic, you will get the physical copy of the activation code. Ibibigay sa'yo right away. So that's the first method. The second method is, of course, purchasing online. Pagkatapos mong ma-register, dun mismo sa dashboard ng R2Me, AIM R2Me, may makikita ka, pakibalik muna, Joms, dun sa una. Ayan, makikita nyo dun, no? Get your activation code, purchase here, dun sa kulay orange. After clicking that, next, ayan, pag na-click nyo na yan, tayin lang natin, ayan, lalabas itong billing and shipping info. Okay? Complete address, very important because dyan i-deliver or i-ship yung R2Me package. Okay? Including the select province, select city, municipality. Can you pause, Jones, for a while? Dito, makikita ninyo, activation kit at the right side, at the right portion, quantity, and then yung R2Me is 2,800 pesos. You have a shipping fee, and you have insurance of about 28 pesos, dito, you can pay cash on delivery, Dragon Pay, or Peso Pay. Tapos meron siyang cash on delivery fee na 100 pesos. So total of 2,928. Continue, please. Ayan, ilalagay mo lang yung location mo, province. This should be complete.
Okay, dapat kumpleto siya. Alright, next. Then place your order. Ayan. Now, if you're able to purchase sa branch, or if you're able to purchase via online, this is now the next step. You have to activate your R2Me. Ma-activate mo lang yung R2Me pag in-encode mo yung activation code. Without encoding the activation code, technically, your R2Me facility is not active. So, next, ayan, magla-login ka using your username, using your password. This is how to do it. Activating your... Okay, pause. Pause ka muna. Now, pag ang nakuha mong activation code is physical copy because you purchased over the counter sa branches natin, i-encode mo dyan sa enter activation code yung code mismo. But if you purchase online, isi-send ng company, ng system, yung activation code dito sa kaliwa, makikita nyo, di ba may dashboard, encashment, prospect list, etc. Third to the last, you will see activation codes. So sa activation codes na yan, pag kinlik mo, nandyan yung activation code ninyo. Same activation code should be encoded dyan sa enter activation code. Are you with me? Yes. And then, activate now. Continue please. Ayan. Kunwari, inactivate 6NVVR7GJ90. Okay? Activate. Your account has been activated. Ayan, makikita nyo siya. Pause. Pag activated na yung account ninyo, you will be able to maximize the facility of R2Me. Without activating the activation code, makikita nyo itong mayroong highlight, replicated, hindi nyo siya ma-open. Because dyan sa replicated na yan, merong link kayong makikita, you'll be able to see links designated to you uniquely. For every distributor, we have a unique link for everybody. Hindi mo makikita yung link na yon pag hindi mo inactivate yung R2Me mo. So next, ayan, continue please. Okay, ayan, reminder, come February 15, our NTP encoding shall start. Again, during NTP, it is practical that the upline should encode first before the downline so that they will be able to maximize the NTP through their organization. Pero, bago mag-encoding ng February 15 ng NTP, dapat activated na yung R2Me mo before mag-February 15. Ngayon, sir, paano? What if the NTP started already and I haven't activated my R2Me facility yet? Then, pag hindi activated yung R2Me mo, hindi mo matatanggap yung NTP code mo. Kasi dyan isi-send sa R2Me yung NTP code ninyo. Are you with me? So, it is practical na dapat activated yung R2Me mo by February 15 bago mag-start ng encoding by February 15. Again, we encourage that the upline do it first before their downlines. Continue please. Ayan. Ito yung importance ng replicated links. If I may repeat, if you haven't activated your R2Me yet, you will never be able to maximize or you'll never be able to see this facility, yung replicated links. Next please. Ayan. Doon nyo makikita yung replicated links sa highlight. Now, pause please. Pause. You'll be seeing 5 different links. Again, this is specific, uniquely designated to you. Meron pong Vita, Burn Iced Tea, Leaven Coffee, and Burn Shake. These are the products, 4 products of our R2Me. And then you will see below the online recruiting link, which I will explain a little bit in a while. So for example, continue. Yung link ng Leaven, in-highlight mo, copy, and then exit. You go to your wall, personal FB wall, and then wait, okay, pause, pakibalik.
Pakibalik muna. For a while. Jokes. Ayan. Popost ka, for example, hey guys, the most effective slimming product is here. Check this out. Ayan. I-copy-paste mo yung link ng event. Are you with me? So it's more important na, you know, samahan ko rin ng konting pictures because ang trend ngayon, pag nagpo-post ka para to become more effective in terms of advertising, hindi na uso yung may picture ka lang ng event. Mas maganda, iniinom mo na siya tapos may picture ka. Yung talagang actual. Kasi minsan pag may picture ka na tinuturo ko lang yung product, it's obvious that you're just selling and you're not using the products. Unlike if you're really drinking it, tapos pinost mo, mas effective na siya. You see, FB, from time to time, ladies and gentlemen, they're also innovating their system. Ang daming pagbabago, that's why from time to time, go to your R2Me because we will be updating you with new videos, new policies as far as Facebook is concerned. Like, Facebook now is coming up with a lot of changes in terms of kung ano yung makikita nyo sa newsfeed ninyo. Dati, lalo sa may mga countries na dati mag-like lang yung prospect mo, yung makakita ng ads mo, makakita ng wall mo, mag-like lang siya, may engagement na. Ngayon po, they need to comment bago magkaroon ng engagement. So, there is a lot of changes and they're saying that mas i-filter na nila ngayon kung ano yung makikita sa wall natin. In fact, they will prioritize those news or those posts that are being shared by our friends. Mas yun na ngayon ang ipaprioritize. So, what we are saying is that they're coming up with a lot of innovations. And to make you updated, you have to visit your R2Me from time to time because the company, together with our experts, they will upload new videos from time to time to make you updated. Hindi lang yung videos, kundi yung mga policies ng FB. Lagi natin ipopost yan yung mga pagbabago para mas maging effective po yung pag-a-ads natin. Next, ayan, event coffee, yung in-ad mo for that particular example. Continue, please. Okay, and then just click next, post, ayan, lalabas na yan. You can also do this by sending that particular link through private message. Hindi lang sa wall, pero pwede rin sa private message. Okay? Next, recruitment link. Kasi dalawa yan eh. Merong recruiting at saka retailing. Kaya nga siya R2Me. Yung pinakita ko is the retailing part. Now, this is the recruitment link. Magkaiba siya. Okay? Next, sa recruitment link, ayan, makikita nyo replicated post. Sa baba naman siya. You know, online recruit link, HTTP, tapos dash, blah, blah, blah. Yung recruit link na yan, particular and unique din sa'yo yan. Yan yung i-click mo, copy, paste, next, continue. Ayan. Ito na mismo yun, yung link na yan, ito yung laman ng link na yan, which you can send to your prospect na gusto mong recruiting. Okay? Pause muna. Alright? Ayan. Yung link na to, ito po yung laman niya. You can actually forward this to your prospects. Now, yung prospect ninyo, pag napanood siya, pwede siyang gumawa ng account, create an account. Interesado pa lang siya, pwede na siyang gumawa ng account. Now, pag na-detect ng system natin yon, kahit prospect pa lang siya, at ibinigay niya yung data niya sa atin, yung system, automatic, ilalagay siya sa prospect list ng R2B mo. Automatic na yun. Sabi ng online expert natin, gagawin natin to kasi, kahit magbago pa si Facebook, at least nasa iyo na yung data ng prospect mo na pwede mong i-follow up kahit ano pang mangyari. Kasi full name, may email address siya, at saka yung phone number niya, nilagay niya dyan. Are we clear? Not only that, dun sa unang pinakita ko na retailing link, pagka sinend mo yon sa mga possible customers mo, and interesado pa lang siya, pwede na rin siyang mag-fill up ng form na yan. Again, pag fill up niya yung form at anong product siya interesado, lalabas naman siya dun sa tinatawag nating product inquiry. Nasa database mo na rin
ng R2Me mo yung interesadong customer na yun. Hindi na mawawala sa'yo. Are we clear? So, if you fill up niyan, pag na-save, again, pag interesado, mga kaibigan, gagawa siya ng, hindi ba siya gagawa ng account, lalagay niya yung kanyang datas, tapos may option siya na i-delay muna yung purchase niya on a later visit, or they can purchase right away with this link. Sa link na to, on the spot, let's say, napanood niya yung video, 6980, nagustuhan niya, sa link na yan, diretso, pwede na siyang bumili ng 6980. Okay? 6980, wait, okay? Sa link na yan, pwede na siyang bumili kaagad, no? Global package. Next, ipapakita namin sa inyo, ayan, 6980, merong shipping, wala pang shipping fee, insurance, 69 pesos, cash on delivery na 100 pesos. Tapos, syempre, yung billing address, either they can pay whether cash on delivery, Dragon Pay, or Peso Pay. Ayan, depende kung paano sila magbabayad. Okay, continue. Ayan, ligaw, Legazpi, place your order. Ayan, saving. Alright, your order has been received. Thank you for purchase, Marie. Order number. You will receive an order confirmation email with details of your order and link. And a link to track its progress. Makikita nyo dun sa ating system, mamaya, meron siyang deliveries. Mamomonitor nyo pag nasaan na yung package. Either in transit pa, o kaya na-receive na niya, mai-inform kayo through the dashboard of R2Me. Kaya pagka tinatanong ka ng customer mo, sir, nasa na po yung ano ko, global pack, kababayad ko lang po kanina. Nagbayad na po ako kanina, isang oras na, wala pa po ngayon. Hindi po oras. Within Metro Manila, 2 to 3 days ang shipping. Outside Metro Manila, 3 to 7 days. Kaya matatrack mo siya, mamomonitor mo kung nasaan na yung package. And then if your prospect or customers are asking you the status, check mo lang dun sa delivery kung nasaan na yung produkto. Are you with me? Next. Ayan, yung retail link. Same. Yung retail link, isesend mo lang kung kanino man yung gusto mong ibenta, like Vida. Send mo, mapapanood niya ano yung Vida na video. Yung customer nanonood kasi sinendan mo siya niyan. Pag nagustuhan niya, they can fill up this form. Ito yung sinasabi ko. Full name, email, at saka phone number. And then save. Alam niyo mangyayari dyan? Yung product inquiry na yan, masasave na yan sa system ninyo. Yung data na yan, hindi na mawawala. Okay, they can continue by shopping. Let's say, bumili, 430 yung ating Vida drink. Okay, they can pay cash on delivery, Dragon Pay, Peso Pay, billing address, and then place your order. Okay? Ayan, your order has been received, etc. Continue shopping or exit ka na. Next. Ayan, ito na yung makikita nyo sa dashboard ninyo. Ito yung mga facilities. Next. There. May prospect list. Ito yung sinabi ko sa inyo kanina. Pause. Pause muna. Thank you. Pause. Ayan o. Dashboard. Your encashment. Yung prospect list, ito yung recruit na nagbigay ng data sa'yo. Na interesado pala. Doon naman sa product inquiry, ayan, nandiyan naman yung mga possible customers na interesado. Tutorial, of course, yan yung from time to time, i-upload namin ang mga videos. Replicated, ito yung sinasabi ko kanina, deliveries, activation code, change password, and so forth, and so on. Ayan, mamomonitor nyo siya. Okay? Makikita ninyo yung mga nag-inquire about the products. So, with this, mga kaibigan, mas maliit yung rejection rate. Okay? Ayan, makikita nyo yung status. For delivery, may transaction, etc. Okay? Going to your dashboard. Tapos makikita nyo, pause, makikita nyo yung retail profit ninyo, makikita nyo sa encashment. Okay? Makikita nyo siya sa my encashment. Diba, dineliver ng AIM Global, may 25% ka. Yung 25% na yun,
For example, 180 pesos, makikita ninyo dito sa R2Me may encashment. Pero makikita nyo rin siya sa DTC nyo. Mag-e-encash kayo, hindi sa R2Me. Mag-e-encash kayo, yung 25% nyo, makikita nyo po sa DTC nyo, dun yun na may encash sa DTC nyo, yung 25% to 50% ninyo. Okay, next. Ayan, videos. Alright. Free promotion using your Facebook account. Now, this is the power of boosting. Because, as I've said, again, sa Facebook, merong paid advertising, tapos meron din tinatawag na organic. Dito, sa Facebook boosting, ito yung paid. Pero later on, we will teach you also the organic way of growing your network. Pero sa ngayon, ituturo muna natin yung boosting. Next. Ayan. Replicate how to target 50 million Facebook users in the Philippines. Now, this is as of January. There are 50 million Facebook users in the entire Philippines. And there are, by the end of 2015, there are over 118 million mobile subscribers. Ang dami! So again, yung mga nag-offline sa inyo, important yon, maganda yon. But if you are not able to also tap the online market, you are not maximizing the market in totality. Kaya dapat meron din kayong online kasi palaki ng palaki yung online community. Next. Ayan. How to target 50 million Facebook users in the Philippines. Number one, you have to create your Facebook page. This is very basic. Even your uplines are teaching you this, your online masters are teaching you this. Post your ads, and of course, target interested prospects. So, magbibigay tayo ng example how to target the interested prospects. Next. Of course, ayan. Again, pupunta ka muna doon. Ito yung recruit boosting. Ito yung magbo-boosting ka kasi gusto mo mag-recruit na mag-recruit. Punta ka sa replicated. Okay? Pupuntahan mo yung link mo. Sa recruiting link, copy, and then you paste it to your FB page. Oh, earn at home, use this powerful system, and then i-copy-paste mo doon yung link. Okay? Now, at yan, sige, continue. Alright, edit. Doon sa edit, makikita nyo yung mga interest. Target marketing na to. Ayan. Age 20 or age 18 to age 55 yung age. Okay? Yan ang target age natin. Kasi tatanungin din ni Facebook yan sa page. Tapos location, Philippines. Okay? Ayan. Tapos makikita nyo dito, yun. Philippines. Okay? Tapos click. Ayan, makikita nyo, wait. There are 57 million people na ang ages is between 18 to 60. Yan yung pinili natin. 57 million people. Ngayon, yung demographics, i-streamline natin para hindi naman yung buong 57 million na yun ang makakapture mo. Meron ka lang target kung sino. Ngayon, itatype mo yan dito sa add demographics, interests, or behaviors. Itatype, for example, gusto mong rekrutin mga taga network marketing, click network marketing, guess what? Ayan, makikita mo dito, there are 35,355 people na nag-i-inquire, nagpo-post about network marketing. So from 55 million, na streamline natin siya, na summarize natin siya sa 35,000. Next. Ayan. Tapos bukod doon sa network marketing, pwede ka magdagdag ng direct selling. O, pagka dinagdag mo naman direct selling, may lalabas na 12 million people in the entire Philippines between ages 18 to 60 na nagdi-direct selling. So, yan yung target marketing. Yan yung ilalagay nyo sa demographics ninyo. Next. Tapos, dahil paid advertising to, may bayad ito. Tatanungin kayo doon, makikita nyo doon, total budget. Ilagay natin, for example, ang budget mo, 1,000 pesos, for example.
Tama ba? 1,000? Continue. Ayan, 1,000 pesos. Good for 14 days. Lumalabas ang gastos mo sa 1,000 for 14 days, gumagastos ka ng 71 pesos per day sa ads na yan. Okay? Pag 7 days naman, 142 ang gastos mo. Pagka 14 days, 71 pesos ang gastos mo. Tapos, click the boost, submitting your promotion. That's how you do boosting. You can pay via credit card or PayPal. Ayan, Visa, MasterCard, American Express. Ayan. Yan yung recruiting boosting. Next, may retail boosting din. Although it's the same way of boosting, papakita lang namin sa inyo for the new ones. Ayan. Okay. O mag, halimbawa, maglalagay ka muna ng ads mo. Keep your heart in tip-top shape. Tapos i-copy-paste mo dyan yung link ng Vida. O. Ayan. Click this. Or click the link below to learn more. Tapos, ika-copy-paste mo dyan. Yan. Yung replicated link. For example, Vida ang i-add mo or i-adds mo. Copy and then paste. Balik ka doon sa FB page mo. Paste. That's it. Oh, pwede ka mag-add photos, add videos, etc. Depende kung ano yung gusto mong ipakita doon sa particular page na yan. Vida, picture ng Vida kung gusto mo, and then boost. Ayan, dito, tatanungin ka ulit ng target market mo. Parang dun sa una kanina. Oh, between 18 to 55 naman ang gusto mo, for example. Tapos location, country, Philippines, etc. Tatanungin ka rin, this page will actually ask you of the demographics you want to target. Ayan. Ayan, nilagay niya heart health. O pag nilagay mo yung heart healthy living, yan ang demographics mo, may lalabas na. Papakita ni Facebook, there are 1,400 people asking about health. Okay, dyan sa Facebook, or about health or heart health. Another demographics you can probably add is, next, health and wellness. Pwede mong ilagay. Oh, may lalabas na 18 million people tungkol sa health and wellness. So, ganyang kadami yung population, ibig sabihin, noong conscious sa health. Tapos, pag nag-boosting ka, depende sa ibabayad mo, hindi yung buong 18 million na yon ang matatarget. Sa example na to, out of 18 million, oh, magbabayad ka, let's say, ng amount for boosting. Sa example natin ito, magbabayad siya ng 1,000 pesos ulit. For 14 days, that's another. O, oh, yan. 30,000 people ang marireach noong 1,000 pesos mo for 14 days. Out of 18 million, you paid 1,000 pesos for 14 days, ang reach niya is between 11,000 to 30,000 people. Ano ibig sabihin nun? Makikita nung 30,000 people na to, yung ads mo. Yan yung mga makikita mo sa FB page mo na sponsored. Makikita din nila yung sinend mong link na yan or yung in-add mo na yan. You can pay via credit card and PayPal. Okay, next. Ayan. So, kaya namin pinakita sa inyo yung data na yun because, of course, we want to show you that, you know, statistically, yung pinapakita namin earning potential dito sa AIM, especially with the R2Me, is totoo. For example, suggested retail price of our Vida drink is 430 pesos. This is the power of retailing by R2Me. Ang downtime or ang distributor price is 250. So initially, for every Vida, you get 180 pesos retail profit. Next. Yan, tignan nyo ha, ito yung Vida. O, oh, binust mo, etc. Okay, edit, naulit lang to. Summarize lang natin. Papakita lang namin sa inyo. Okay? Next, next. Heart disease, ang demographics. Ayan,
Makikita nyo. Halimbawa sa ads, naglagay ka 3,000. Pause muna. Dito sa ad na to, sa ads na to na boosting, 3,000 naman ang budget. Same demographic, heart health, health and wellness. Makikita ninyo, ang reach niya ilang tao? Ang reach ilan? Ang reach niya, yung maaabot ng ads mo, kanina sa 1,000, ang ma-reach niya lang, 11,000 to 30,000. Sa 1,000 pesos. Dahil nilakihan mo yung budget mo na 3,000, dumami rin yung reach. Naging 50,000 to 130,000 people. Meaning, yan yung makakakita ng ads mo for an amount of 3,000 pesos for 14 days. Continue. Ayan. So makikita ninyo, nilagay natin, for example, 1 month. Nilagay niya dyan 1 month eh, oh. Okay. 1 month. So lumalabas, yung 3,000 sa 1 month, kulang-kulang 100 pesos per day yan in 30 days. Pero meron namang 130,000 na makakakita. Oh, next, boost. Oh. Now, makikita nyo to, bayad. So, ibig sabihin, gumastos ka. Gumastos ka ng 3,000 pesos. Next, ayan. So, in other words, may 130,000 potential reach yung makakakita. May, ladies and gentlemen, minimal na to, pinakamaliit na porsyento na to. Yung 0.03% is the average conversion to sales. What does it mean? There are over 100,000 people who will be able to see your advertisement. 0.03% is the chance that there are people who will buy your paid ads. Nakukuha ba nila ako? So sa 0.03, out of 130,000 potential buyers, meron kang 390 buyers sa isang buwan. Divided by 30, para makita natin yung per day, ibig sabihin, meron kang 13 buyers daily. Kung meron kang tubo o retail profit na 180, 13 buyers times 180, okay? 2,340 per day times 30 days, kumita ka ng 70,200 retail profit. Pwede na ba yun? Kumita ka ng 70,000. Magkano binayad mo kay Facebook? Magkano? 70,000 minus 3,000, meron kang 67,000. Sabihin na natin, 50% lang yung bumili out of all these models. 50% fail. Kumita ka pa rin ng 33,000 pesos in 1 month. Question, umalis ka ba ng bahay? Nagbenta ka ba physically? Napagod ka ba? Nag-door-to-door ka ba? Nag-alok-alok ka ba physically? Nasa bahay ka lang. Pwede na? Ilang product ito? Ilang product? Meron tayong 4 na product sa R2B. So ibig sabihin, pwede nyo pang i-times 4 itong pinaliliwanag ko sa inyo. Is this powerful? Yes or no? Yes. Again, mga kaibigan, the company came up with this infrastructure, with this system, with this technology to help you grow your business. So dapat ma-maximize ito. Kaya dapat, mga kaibigan, at the end of the day, huwag mong kakalimutan ikaw mismo together with your group. Dapat kayong lahat bumili ng R2B. Kaya sabi mo sa katabi mo, bumili ka na! Kahit daw na yung katabi mo na hindi pa rin bumibili ngayon, mas lakas mo, bumili ka ha! Yung sa harap, huwag mo babatukan. Ayan mo na. Next! Ayan mga kaibigan, itong example na to, Pilipinas pa lang. But our main goal, mga kaibigan, is to do this internationally, eventually. Dadami customers mo, yes or no? Nadami ba recruit mo, yes or no? As Dr. Ed has always been saying, pag na-maximize mo to, hindi tao ang re-recruitin mo, hindi tao bubuksan mo.
bansa ang bubuksan mo sa R2B na to. Because with this system, kahit wala tayong BCO sa particular country na yon, pwede ka makabenta. Kahit wala tayong BCO sa particular country na yon, pwede ka makarecruit. Darating ang panahon, ikaw ang magsasawa sa recruit, sa dami ng inquiry mo, sa inbox mo at saka sa fan page mo. Gusto nyo ba yun? Kung ngayon, naubusan ka ng recruit, ngayon, naubusan ka ng mga prospects, with these systems, babaha ng inquiry sa inyo. The thing is, my friends, you have to maximize this. Kaya namin kayo ini-educate ngayon, well, sa mga activated ng R2Me, you can actually go to the R2Me facility because we have a video tutorial all about this program. Next. Ayan, mga kaibigan.